Hindi pa talaga mga kababayan makamove on si Santa Mama. Bakitan niya Mr. Maravillas. In-invite na mag-attend man lang ng suna ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-decline. Siyempre naman niya Mr. Maravillas. Ikaw ba naman na paniwalang paniwala siya na siya yung mananalo bilang Pangulo pagkatapos kawali yung linagpakan naman niya Mr. Maravillas. Ano po mga kababayan, no? Yung balita tinulaan niya Mr. Maravillas, hindi umobra yung momentum. Nag-house to house na po na parang kandidato sa pagka punong barangay. Walang nangyari mga kababayan sa house to house, talo pa rin. Kawali. Tinula yung inabot, Lenny Robredo to skip suna, Rodrigo Duterte, BP Sara Duterte set to attend. Si Erap daw nga mag-attend din pa, si GMA, siyempre, congresswoman yon. Pero dating Pangulo, mag-attend, pero si Nanay ayaw talaga. But before ko ibigay sa inyo yung kwento, mga kababayan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Ayos. At huwag na rin ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy yung pag-unlad ng ating ekonomiya. Ayos. Kanjaw ka na naman niya, Mr. Maravillas. Hindi man po, nakakatuwa lang na hindi pa pala nakaka-move on. Malalim yung iniwang sugat sa poso ni Santa Mama sa kanyang kabiguan. Talagang napakalalim ng sugat po. Parang yung kantang ano, sinaksak mo ang poso ko. Pinupok mo ng martilyo, binuhusan mo ng asido, dinurog mo ng todo. Oh, sinaktan pala. Mali yung lyrics ko. Sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo. Yun pala yung lyrics na ano. Binuhusan mo ng asido, pinukpok pa ng martilyo. durog na durog mga kababayan yung puso ni Santa Mama. Hindi umubra pati yung kuan kasi. You just imagine po na dineploy na yung lahat ng puwersa, yung lahat ng army ni Damaso. Tinawag na yung lahat ng santo sa simbahan po. Ginawang campaign venue po yung mismong mga katedral at walang tigil yung Orimos. May mga paganon-ganon patapos paganon-ganon. Lahat ng mga superpowers po. Supernatural powers po. Sinamo na. Wala talaga. Tinula. Mga kababayan, pero nakahigop naman po kayo ng sabaw. Masarap naman po yung tinulang manok. Natural. Ito yung balita po. Former President Rodrigo Duterte and his daughter, Vice President Sara Duterte, have confirmed their attendance at President Ferdinand Marcos Jr.'s second State of the Nation address, or SONA. Lenny Robredo, the former Vice President, however, declined the invitation according to House of Representatives Secretary General Reginald Velasco, who announced Wednesday that the event would draw over 2,000 attendees. In an interview, sabi rito sa balita, Velasco said, their guest list
is nearly finalized, adding that the house is ready to hold the sona even if it takes place this day. Kahit na niya ngayon na yung sona, ready na kami. What? ayos na. Yung security preparations po, tumikover na yung PSD po doon. So sabi niya, we are ready. Kahit nga yung sona gawing bukas, ready na kami. Almost all the guest list is complete. Of course, may mga pahabol kasi, you know, and we are prepared for that, yung mga pahabol, yung mga dagdag. So, ina-accommodate naman namin lahat kasi we're prepared for these contingencies already, sabi po ni Velasco. So, sabi niya, we have reserved a function room for yung mga guests, lalo na yung mga seniors, na yung may mga medical conditions, may mga function room daw silang nakaready para sa kanila. So sabi niya, the house official also gave an update on VIPs that would attend the sona, saying that former President Duterte has confirmed his attendance. Duterte's daughter, Inday Sara, will also be present. Siyempre. So sabi po ni Velasco na they have invited former vice presidents and senate presidents niya. Former Vice President Lenny Robredo, Marcos' opponent in the 2022 national elections. So was also invited si Nana, si Santa Mama, but she declined. Sabi rito, as to who will be singing the Philippine National Anthem for the sona, Velasco said, the House, Senate, and the Office of the President preferred to keep it a secret. Hindi pa sinasabi kung sino, mga kababayan, yung aawit ng pambansang awit ng Pilipinas. Pero for the morning session of the House, acquired from Tacloban, Leyte, Speaker Ferdinand Martin Romualde's home province would be singing the national anthem. So sabi rito, gusto naman nila may excitement. So ano yon, surprise din. Malalaman niyo na lang. So that's a surprise. You eventually know it siguro doon sa araw na ng sona, mga kababayan, 4 o'clock in the afternoon sa Monday. So ito po si Santa Mama, mga kababayan. Busy rin ito sa mga speaking engagement po. Imbitado ng mga eskwilahan po, lalo yung UP Cebu yata. Siyempre, yung mga kaori niya, bilib na bilib sa kanya. What? Diba? Anyway, yun man lang po, mga kababayan, yung mga balita. Ay, si Juan pala, si Erap, sabi pupunta rin doon sa sona sa Monday. Baka lang gusto ninyo po itong itry Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.